Ngayon, pag-aaralan natin itong conics. Kaya siya tinawag na conics kasi may kinalaman dito. Involved dito yung figure na cones. Specifically, right circular cones. Ngayon, meron tayong dalawang klase ng conics. Isang degenerate at isang non-degenerate. Ngayon, ang pag-aaralan lang natin dito itong non-degenerate. Yung mga types niya. Meron kasi itong apat na types. Ito yung mga circle, parabola, hyperbola, at ellipse. Itong circle, alam na natin ito, ilang beses natin na-discuss ito eh, yung mga equation nito. Kaya, hindi na natin isasama yan. So, dito na lang tayo magpo-focus sa tatlo na to. Okay, so, i-discuss natin bakit nga ba sila tinawag na conics. So, ito ngayon yung mga types ng non-degenerate conics natin. So, yung apat. So, papansinin kaagad natin dito yung dalawang cone natin ito. Dalawang cone natin, ayan. Kasi nga, involved dito yung cones. Specifically, right circular cones. So, ano yan? Regular cones yan. Ngayon, yung parabola. Nabubuo to pag yung plane natin. Ito ngayon yung plane natin, yung blue. Yung plane natin. And then, meron tayong dalawang cone. Pag yung plane natin ay tumama sa cone natin such that itong slant niya ay parallel dito ngayon. Yung pagtabingi ng cone natin na ganito. Ayan. Ayan. Parallel ngayon dito yung ano natin, yung plane natin. Tumama siya ngayon dito sa yung plane, tumama sa cone. At yung mabubuo niyang figure, ito ngayon, ito yung tinutukoy ngayon dyan. Ayan, ayan yung tinatawag na parabola. Yung shape na yan, na nabuo niya. Ngayon, pag yung plane naman natin ay perpendicular, ibig sabihin, talagang ano siya, diretso siya. So, isipin natin, itong dalawang cones natin ay nakalagay sa lamesa. And then, itong plane natin ay parallel sa lamesa. Okay? So, ang mabubuo niyang figure naman ngayon ay bilog. And then, pag yung sa ellipse naman, pag yung ano natin, yung plane natin, ay hindi naman siya parallel dito sa part na to. Hindi rin naman siya parallel sa lamesa. So, medyo nakatabingi siya ng konti. Ang mabubuo naman niya ngayon, ellipse. Ayan. Hindi yan bilog. Parang ganito yan. Parang oblong. Ayan. Parang ganyan yung ellipse. So, pwedeng ganyan, pwede rin ganito. Ayan, pag ganyan siya. Ayan, ganyan yung ellipse. Ngayon, pag yung ano naman, sa hyperbola naman, yung plane naman natin dito ay perpendicular siya dito sa x-axis. Okay, ito yung parang lamesa natin. And then talagang yung ano natin, nakatayo lang yung plane natin. So, dalawa yung mabubuo niya. Ito ngayon. Kasi nakat niya yung dalawang cones. Okay, siya lang yung nakagawa nun kasi ito, isang cones lang yung involved dito sa mga to. Pero yung hyperbola, dalawang cones yung involved sa kanya. So, nabubuo siya pag yung plane ay tumama sa dalawang cones such that ito ay perpendicular to the x-axis. So, i-discuss muna natin tong parabola. Siguro, nagtataka rin kayo, natatanong nyo rin kung bakit ba natin kailangan pag-aralan tong mga to. Para mga napakasimpleng bagay lang naman. Ito kasi, itong mga to ay maraming application. Particularly sa mga construction. Sa mga bridge, ganyan, sa satellite. So, ito na lang circle eh. Bilog lang, napakasimple. Pero ang dami niyang application. Sa gulong, sa iba't ibang larangan pa. So, itong mga to, malalaman nyo mamaya kung ano pa yung mga application ngayon ito. Kaya pag-aralan natin yung mga kanilang properties. So, start muna tayo sa parabola. So, i-consider muna natin itong parabola natin. Meron tayo ditong parabola kung saan nasa origin siya yung kanyang, ito yung tinatawag na vertex. Okay, nasa origin yung kanyang vertex. Kasi yung parabola, pwedeng ganyan yung shape niya. Pwedeng ganyan, pwedeng pababa naman na ganyan. Pwedeng paganito o paganito. So, ayan yung apat na form ng parabola. So, dito muna tayo ngayon sa paganitong shape. Isang mahalagang katangian ng parabola na kailangan natin matandaan ay yung eccentricity nito ay equal sa 1. Ano ba itong eccentricity nito? So, i-discuss natin ngayon yan. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko ngayon yung mga ibang parts ng parabola natin. Ito ngayon yung sa parabola natin. Ito yung vertex niya, 0, 0, nasa origin. Ngayon, yung parabola, meron niyang tinatawag na focus. Yung focus niyan, ang value ng focus niyan ay A. So, sabihin natin, ito ngayon yung focus ng parabola natin. That is, ito letter F. So, ang coordinates ng focus natin ay 0 and then umangat siya
A yung value nung focus natin, yung y-axis. So that is, eto, 0, A. And then, ano naman to, itong line na to sa baba? Ito yung tinatawag nating directrix, ilagay natin. Eto, meron tayo ditong directrix. Ngayon, ano tong value ng directrix natin? Ito ay positive A. Ito naman ay negative A. So, ilagay natin. Ayan, negative A yung value ngayon ito. So, dito, umangat tayo. Dito naman, bumaba tayo. Pero, parehas lang yung distance ngayon nitong dalawang to. So, ito kasi yung property ng parabola. So, pag naglagay ako ngayon ng point dito, naglagay ng point dyan, and then, naglagay ako ng line sa point na to hanggang dito sa focus, that is ito ngayon. Ayan, ganyan. At simula naman sa point na to hanggang dito sa directrix natin, that is pa ganito. Ayan. Equal lang ngayon yung sukat nito ngayon. So, that is sabihin natin ito ay L. Sabihin natin itong point na ay P. At ito naman ay F. Ayan. So, that is PL, line PL is equals to line PF. Pantay lang lagi yan kahit saan mapunta itong point natin. So, sabihin natin dito ako napunta. So, ayan. So, pantay pa rin yan. Itong line na to ay pantay pa rin sa line na to. Ayan, congruent yan. So, para mas makita natin, meron tayong simulation ngayon dito. So, ito ngayon, nakikita natin ngayon dito yung parabola natin. Itong, ano, itong orange na to ay laging equal to sa blue na to. Lagi silang parehas lang ng sukat. Kahit saan natin ilagay itong point na to. Ayan, nakikita nyo, gumagalaw yung point. Parehas pa rin na sukat yung dalawang yan. Kahit saan natin ilagay yan. So, ayan ngayon yung property ng parabola. So, ano ngayon yung equation ng parabola natin? So, okay. Bigyan ngayon natin ng mga values to ngayon. Sabihin natin itong point P. Bigyan natin ng arbitrary coordinates. Sabihin natin XY. Ito, XY yung kanyang coordinates. Ngayon, ano naman yung coordinates ng L? So, alam natin, ito, itong distance na to ay X. So, parehas lang din to. X din yung distance ito, yung X-axis nito. Ayan, X. And then, yung kanya namang Y ay, since natin, negative A nga eh. Ayan, negative A. Okay. So, alam natin ngayon na itong line PL ay equal sa line PF. So, kunin ngayon natin yung mga distances nila at ipag-equate natin. So, ito ngayon dito. Ito ngayon yung value ng PL natin. So, that is, ito yung using the distance formula. Ito ngayon yun. Ito naman yung PF. So, ito para sa PF. So, pag ito, pwede na tanggalin yung square root dito. Ito na ngayon yung kalalabasan niyan. And then, pag in-expand natin both sides, that is ito ngayon. Okay? So, napapansin natin, makakancel ngayon dito itong y. As well, yung y squared. As well as dA squared. So, yung matitira ngayon ay, ito ngayon, x squared. And then, itong negative 2 ay ililipatan sa kabila. So, ang kalalabasan niyan ito ngayon. So, ito ngayon yung formula natin, yung equation ng parabola natin. Pag yung parabola natin ay nag-open upward. Pag nag-open downward yan, pag ganito, pag ganyan ngayon, ito pa rin yung equation natin dyan. Magiging negative nga lang yung value na to. Okay. So, makikita nyo yan mamaya sa example natin paano nangyari yan. So, ito ngayon, papansinin natin dito ngayon, itong axis na to, yung y-axis, nahati ngayon yung ano natin dito, yung parabola natin dito in two equal parts. Ito, itong part na to equal din yan sa part na to. Kaya tatawagin ngayon natin itong axis na to na principal axis. Principal axis. And then, meron tayong tinatawag na latus rectum. So, brain ko muna itong ano natin, itong P natin, tsaka itong line PF, tsaka PL. Ito ngayon yung latus rectum natin, itong point na to ngayon, E dash E slash tapos isa naman letter E. So ito basically ano lang to, line lang to na parallel sa x-axis natin. Na tumama siya sa focus. Ito ngayon yung tinatawag nating latus rectum. Yung dalawang point na to ngayon, nilagyan ko lang ng line para makita natin na magkadugtong sila, na pag nilay natin na straight line yan, tatama sila dito sa F. Okay. So ayun lang muna ngayon ha. Balik ulit tayo dito sa eccentricity natin kasi nakalimutan ko i-discuss eh. Yung eccentricity natin, kaya equal yan sa 1. Kasi kung naalala nyo, may nilagay tayo dito, di ba letter P? So, sabihin natin, ito yung P. And then, ito naman yung L. Sabihin natin, ito L. Okay.
So alam natin na yung PF is equals to PL. Kung saan pag ni-ratio natin yon, that is yung value ng PF over sa value ng PL equal lagi yan sa 1. Kasi nga kahit saan sila mapunta, kahit saan mapunta tong point na to, lagi silang dalawang equal. Kaya yung eccentricity ng parabola ay 1. Ngayon, sa didiskusyon sa susunod, iba't iba kasi ang eccentricity niyan ng hyperbola, ellipse. Kaya tatandaan natin pag parabola 1 'yon. Okay. So, balik na tayo ngayon dito. And then alam na natin ngayon na eto nga, alam na natin yung equation na 'to Equation 'to ng ano ng parabola na nag-open siya upward. Ayan. Kasi yung isa downward. So, may example din tayo diyan. So, ito man upward yung ano niya. Ito nga yung kanyang formula. Ngayon, ano ngayon yung coordinates ng point na to ngayon ng E tsaka E dash? So, yung point na to ay nasa parabola. Kaya pwede natin gamitin itong equation ng parabola natin. So, kung kukunin natin yung points niyan, alam natin na ito, ang taas nito ay A. So, ibig sabihin, yung height ngayon nito ay, ito, A din yan as well as this A din. So, that is, ayan, ilagay ka agad natin dyan A as well as dito. A na kaagad yan, yung height na yan. Ang hindi na lang natin alam, yung value ng kanyang X. Ano ngayon yung value ng X? So, pwede natin i-substitute dito yung value ng sa Y para makuha natin yung value ng X. That is, eto ngayon, ginamit natin tong formula na to ngayon. So, ang value ng Y natin ay A. Alam natin A. Kaya dito, X squared is equals to 4A and then ang value ng Y natin ay A. Substitute natin yung value ng Y. So, 4A squared and then square root, that is, ang value ng X natin ay positive negative 2A. So, ito ngayon, dito yung positive. Ayan, positive 2A. Ito naman yung negative 2A. Okay. So, kung kukunin naman natin ngayon yung distance. Yung distance naman na to ngayon. Ano yung distance nito? So, distance formula lang din gagawin natin yan. Dyan, that is. So, ito ngayon, using the distance formula para makuha natin tong distance ng E dash E. Ito ngayon yung formula natin. So, lumalabas ngayon dito ay ang distance nito ay 4A. So, ano rin to? Positive-negative din to. Positive-negative din. Katulad dito. Pero since sa distance, wala naman tayong kinukonsider na negative distance eh. So, positive lang i-consider natin. So, ito ngayon, basically, ito yung mga mahalagang information na dapat natin wag makalimutan. Ayan. O kaya naman, kung alam na natin yung ano, yung principle ngayon, kaya tinuro ko sa inyo yung principle, paano pagkuha ng mga bagay na to eh. Kasi kahit hindi natin i-memorize to, basta alam natin yung equation, okay, paano nakuha yan. So, makukuha natin lahat yung hinahanap sa parabola natin eh. Hindi naman mahirap eh. So, pahapyawan ko rin yung isa pang klase ng parabola, yung ano naman, nag-open up naman siya sa right. Okay. Ito naman yung klase ng parabola na nag-open naman to the right. So, ito naman yung kanyang focus. So, sabihin natin yung distance na to ngayon ay A. So, yung ano niya pala, yung vertex niya, ito rin ha, 0-0 din. Ayan, vertex ng parabola natin, nasa origin din, 0-0. Pero nag-open siya to the right. And then yung A niya, ang value ngayon nito, yung haba nito ay A. Kaya A yung A nakalagay dito at hindi naman siya umakyat kaya 0. Ito yung tinatawag na focus. And then dito naman directrix negative A. Okay. So yung ano naman niya yung dalawa niyang latus rectum. So ito A to. So ito A din yan. Pares A. And then katulad kanina ito ay 2A, ito naman ay negative 2A. Yung equation naman ng parabola na to ay ito naman yung equation niya. Ito naman yung equation natin pag nag-open to the right yung parabola. So, dito meron ulit tayong LP and FP. At alam natin, kahit saan malagay ang point na yan, equal yan yung line na to ngayon. To. Okay, so LP is equals to PF. And then, pag in-equate natin yung dalawang distance formulas nila ngayon, ito ngayon yung kalalabasan. Okay. So, lumalabas ngayon dito, ito naman yung pag nag-open siya to the right. Y squared is equals to 4AX. Ayan. So, at ang naka-square naman dito, yung Y naman. So, dito, pag yung ano natin, yung A natin ay positive, dito sa Y squared, equals to 4AX, pag positive yung ano natin, yung A natin, nag-open siya to the right. Pag negative naman yung A natin, nag-open siya to the left. So, ganito itsura niyan. Ayan, pag ganyan. Pero,
kahit ito pa rin yung gamitin natin na formula, wala tayong papalitan dyan. Kasi kusa naman na magne-negative yan eh. Ganun din naman yung sa kanina. So, ito ngayon yung sa kanina. Pag dito naman, itong A natin ay negative, so, pababa naman ngayon yan. Pag ganito, pababa. So, okay. So, ngayon, para sa pagkuha nito, yung mga coordinates na ito ngayon, gamitin nyo lang din itong formula na ito, katulad yung sa ginawa natin kanina. Dito kasi nilagay ko na lang yan eh. So, bigay tayo ngayon ng example. Find the equation and graph of a parabola with vertex at the origin and concaves downward with its focus 3 units from the vertex. So, hanapin natin yung equation ng ano natin, parabola natin, and then i-sketch natin, i-graph natin. So, yung graph ngayon nito, makukuha ka agad natin dito yan eh. So, sabi, yung parabola natin, nasa origin. So, gawa tayo ng x and y axis. And then, tignan natin kung ano siya, to the right ba siya, o upward, downward, o to the left. So, dito sinasabi, concaves downward. Ibig sabihin, nag-open siya downward, pag ganito ngayon yan. So, ito ngayon yung parabola natin. Open siya downward. So, yung focus niya ay 3 units from the vertex. So, ito ngayon yun. Ayan, 1, 2, 3. So, dito ngayon yung focus niya ay, ito ngayon yung focus niya, 0, negative 3. So, lagay natin. Focus niya, 0, negative 3. Alam natin na ito, yung negative 3 dito, ito yung value ng A. Ayan, ang A natin ay negative 3. So, ang equation ng parabola natin, pag ganito, ito yun eh. So, x squared is equals to 4ay. So, yung ano natin, yung A natin ay negative 3. Okay, so, substituting the negative 3 for A, ito ngayon yung equation ng parabola natin. Ayan. So, napansin nyo rito, ang ginamit nating equation, ito pa rin. And then, kusa nang lalabas, negative yung ating 4a. Ito yung 4a natin, negative 12. So, ito yung equation ng parabola natin ngayon. So, kung hahanapin ngayon natin yung automatic, ito ngayon, yung directrix ngayon yan, dito. Ang value naman ito ay positive 3 naman. So, that is, okay, ito, 0, positive 3. And then, hanapin natin dito yung kanyang dalawang latus rectum. Ito. Ayan, latus rectum niya. So, automatic, alam ka agad natin dito yung ano natin, yung point na to ngayon. So, ito, negative 3 eh. So, ito, yung pagbaba din nito, yung dalawang yan, negative 3 din yan sa value ng y. That is, ayan, ngayon, negative 3 din yung value niyan. And then, ano ngayon yung value ng x, yung mga x? So, alam natin, ito 2a to eh, di ba? Ito, positive 2a, ito naman ay negative 2a. So, that is, ito ngayon, positive, negative 2a. So, yung isa ay positive, that is. So, ito ngayon, so, positive 2 times negative 3, that is negative 6. And then, yung isa naman ay positive 6. So, ito yung 6, ito naman yung negative 6. So, okay, kung halimbawa, siguro, ayaw nyo kabisaduhin to. Masyado na kayo maraming kinakabisado. Kahit hindi nyo nakabisaduhin yan, sabi ko nga sa inyo, kahit ito lang yung alam nyo. Ito lang, makukuha nyo na lang yung mga values dyan. So, okay, sabihin natin, hindi natin alam yung value ng ano rito, ng mga x dito, yung y lang yung nailagay natin. So, sa equation na ito ngayon, ayan, x squared is equals to 4ay. Alam natin na yung value ng y natin ay negative 3. Hanapin natin yung value ng x. So, that is, okay, ito na pala yung gamitin natin kasi ito na yung equation ng parabola natin eh. Ito na yung equation ng parabola natin. Okay, so hanapin natin dito yung value ng x. So, ito ngayon, x squared is equals to negative 12 times negative 3, which is equals to 36, and then square root. So, ang x ay positive negative 6, ayan, equal. Okay, so nakita nyo, ginamit natin itong kanyang equation. Kasi, yung point na to ay nasa parabola, kaya applicable dito yung equation, okay. So, yung kanyang focus, ito lagi yung A. Ayan, pag downward o kaya upward, ayan, lagi yung value ng A. So, bigay pa tayo ng example. Find the equation and graph of a parabola that concaves to the right and length of latus rectum is 6. So, to the right naman siya nag-open. Sketch natin. So, automatic, ganito kaagad yung itsura ng parabola natin. Ito pa lang yung alam natin sa parabola natin. At ang binigay lang sa atin ay yung length ng latus rectum, which is 6. That is ito. So, ito ngayon, sabihin natin ito yung value ng focus natin. So, ito A to, yung distance na to. Ito naman yung A. So, that is, ayan, A0. So, lumalabas yung E natin dito, parehas A din yung mga x-axis nila. Hindi natin alam yung value ng y. So, dito,
ang gagawin natin, wala tayong kakabisaduhin dito. Pero pwede rin yung kanina, i-apply nyo na rito. 2A, ito naman, negative 2A, ganyan. So dito, ang gagawin natin, purely dun lang tayo magbabase sa equation. So pag ganito ang equation yan ay, eto ngayon, y squared is equals to 4ax. So ito lang yung alam natin, okay na yan. So ngayon, ano ngayon yung value ng, dito sa point na to, alam na natin yung value ng x dito eh, a. Ano naman yung value ng y? So gamitin natin tong equation na to, that is, so ito ngayon, nakita natin dito, yung x, pinalitan natin ng value ng a, kasi nga, a to eh, tong x na value na to eh. So, square root of 4a squared, and then, nakita natin yung y natin ay positive negative 2a, so ilagay natin dito. So dito, wala tayong kakabisaduhin mga formula rito, hindi natin kinakabisado tong, kung ano ba to, 2a ba to, 3a, ganyan, hindi natin, kunyari, hindi natin alam yan. Nagbabase lang tayo sa equation. So, kung ito na ngayon, nakuha na natin ngayon yung kanyang mga coordinates. At alam natin, pag ginamitan natin ito ng distance formula, ito ay equal sa 6. Okay? Kasi ang hinahanap natin dito, equation ng line eh. Okay? Para makuha natin yung equation ng line, ang kailangan natin dito, yung value ng A, ng parabola natin. So, para makuha natin yung value ng A, gagamitin natin yung mga nalalaman natin dito. So, ito, kunin natin yung distance ngayon nito. That is, so dito ngayon, applying the distance formula for E and E dash. Ang lalabas sa sagot natin ay dito. So, dito makikita natin ang value ng A ay 3 all over 2. So, may value na tayo ng A. And then, itong value ng A, isa-substitute natin to dito ngayon sa A natin para makuha na natin yung equation ng graph natin. Okay, so ito ngayon yung equation ng ating graph. Sinubstitute natin yung value ng A. So, ano ngayon yung value ng ating, ito, ng E? So, ito ngayon, yung A ay ano rin eh, 3 halves din eh. So, ito. Okay, 3 halves din. And then, i-multiply natin ng toto kasi 2A eh. Times 2, that is 3. So, dito naman, ganun din to. And then, negative 3 nga lang. Okay, so, ganyan basically lang kadali ang parabola. So, yung directrix naman ito, ito naman, dito naman banda yon. Ito ay negative 3 all over 2. So, dito, i-introduce na natin yung talagang application ng parabola. So, ito nga. So, mapapansin natin dito, yung mga figure na to, parabolic yung shape nito. Ito, yung sa Guadalupe, yung sa MRT doon. Ito, parabola din yan, yung shape niyan. So, pag yung ginawa nila ngayon yan, ginamitan nila ng equation ng parabola yan para makita nila kung gaano ba kataas yung ano niyan, mga spacing niyan. Okay, ganyan ngayon. So, dito rin ngayon, ito. So, parabolic din yung shape ngayon ito. Itong sa bridge na to ngayon. Ayan, parabolic yan. So, para malaman nila kung gaano kataas to, ito, ginamitan din nila ng mga equation yan. As well as yung sa satellite, yung shape ng satellite, yung kanyang pakurba na ganyan, ayan, parabolic din yan. So, ayan, parabolic din yan yung pagganyan dyan. So, yan, maraming application ng parabola. So, bigay tayo ngayon ng example. So, dito, medyo mahaba yung problem natin dito. Pero, huwag kayo matatakot sa ganyan. Basic lang yan, pag alam nyo yung principle. So, puro salita lang yan. So, eto, kainin natin ngayon to. So, okay. So, kung babasahin nyo ngayon to, sige, basahin nyo muna. Okay, so, eto ngayon. So, ano na natin to, diretso na tayo ngayon dito, ah. So, sabi nyo, a cable of a suspension bridge hangs in the form of a parabola. So, parabola ngayon yung itsura ng suspension bridge natin. So, pag ganyan, ang itsura kaagad yan, ganito. Ito ngayon yung itsura ng ating suspension bridge. Parabola siya. And then, ito yung ating daanan. Okay, pag ganyan. Sabi ngayon dito, the supporting towers of the cable being 300 meters apart. So, ito yung supporting towers niyan eh. Ayan, dyan. So, ibig sabihin, 300 meters apart. So, ibig sabihin, ito ngayon ay, ito, tong side na to ay 150 meters at ito rin 150 meters din. So, 300 meters apart sila. The cable passes over the supporting tower. So, kulang lang ako ng tower dito. Dagdagan ko lang. So, ito ngayon. The cable passes over the supporting towers at a height 60 meters above the roadway. So, ibig sabihin, itong, ito kasi yung cable na tinutukoy, ito. Ayan, ayan yung cable, ayan yung kable. Ito naman yung mga tore, towers. So, sabi yung cable daw passes over the supporting towers at a height 60 meters. So, ibig sabihin, itong tower na to, 60 meters to. Okay, ayan, 60 meters yan. Diyan siya nagpass yung kable.
Find the lengths of the vertical supporting rods from the cable to the roadway at intervals of 30 meters from the center of the bridge to a supporting tower. So basically, ang hinahanap dito, yung length ng vertical supporting rods. Ito ngayon yun. Ang interval niya ay 30. So dito tayo maglagay ngayon. Sabihin natin ito. So ito ngayon yung vertical supporting rods. So ito ay 30. Kasi tagte 30 daw eh. So sa una, 30 ito. 30. At ito naman ay 60. And then 90. 120. And then finally, ito ay 150. Ibig sabihin yung ano nila, distance nila, ito, 30, ito 30, then 30, hanggang sa, tagte 30 yan, hanggang sa 150. So, ang basically, ang tinatanong dito, gano'ng ngayon kataas to? Itong mga rods na yan. Ayan, gano'ng kataas yan. So, ipakita ko rito yung parang isang picture na nakita natin kanina. So, ito ngayon, yung parang itsura niyan. So, sabihin natin, meron tayong mga rods dito ngayon. Parang mga towers din. So, parang ganyan. So, dito rin sa kabila, meron din. So, ito, ganyan. Hinahanap ngayon yung height ng mga yan. Yung height nung apat na towers na yan. So, okay. So, anong unang magagawa natin dyan? So, ito ngayon, alam natin kung ito, i-extend natin to. Halimbawa, i-extend natin na pa ganyan. Ayan. Ayan, parabola. So, ito, point ngayon to sa parabola natin, which is, ang coordinate niya ay, ito ngayon yung coordinate niya. 150 dito at ang taas naman niya ay 60. At ang equation ng parabola natin dito, ganito ngayon yan. Ito yung equation para sa parabola natin, okay? So, ang unang hahanapin natin, yung value ng A. Meron na tayong X, meron din tayong Y. So, i-substitute lang natin yan. So, ito ngayon, lumalabas yung A natin ay 93.75 meters yan, meters. So, dito ngayon nakalagay banda yung A natin. Sabihin natin mga dyan banda. Okay. So, ang hinahanap kasi natin dito ay yung mga height nito ngayon, mga supporting rods. Okay. Tutusin, pwede ka rin naman pumunta mismo dyan sa ano, sa highway. Tapos sukatin mo to, dalaan ng tape measure. Ayun nga lang, matrabaho yan. Masagasaan ka pa. Pero kung alam mo yung principle niyan, itong ginagawa natin, lapis, ball pen, tsaka calculator lang, masosolve mo ngayon yan. So ito, meron na tayong A. And then, makuha na natin yung equation ng ating parabola. So dito ngayon, ito yung value ng A natin, sinubstitute natin. Ito ngayon yung equation ng ating parabola. So ano ngayon yung mga height ng mga towers na to ngayon? So ito, halimbawa dito, itong first tower muna. Alam natin ang coordinates nito ay, ito yung height nito. Yung distance niya ay 30. Ngayon yung height niya, hindi natin alam yung value ng Y. Kaya i-substitute natin itong 30 dito sa X para makuha natin yung value ng Y. So that is, yung height ngayon nito ay dito, 30 squared is equal to 375 Y. Lumalabas, 2.4 meters ngayon to yung height nito ngayon. So sabihin natin ito, Y1 to, Y1. Y1, and then ito naman ay Y2. Ito Y2, Y3, Y4. Itong Y5, 60 na yun, alam na natin yan eh. So hanapin na lang natin itong Y2, Y3, Y4. So basically, ganun lang. Substitute lang natin yung mga value ng X nila. So para sa Y2 naman, 60 naman yung kanyang X. So, lalabas naman yung kanyang Y2. So, pag sinolve natin yan, ito ngayon kalalabasan dyan. So, dito, ito ngayon yung mga height ng mga towers natin. So, simula sa Y1, ito hanggang dito sa Y4. So, i-substitute nyo lang yung mga value ng X. So, para naman dito sa kabila, ganun din. Parehas lang ng height yan eh. Parehas lang sila ng height. Nagkaiba nga lang sila dito sa X-coordinate. So, ito naman, negative 30 naman to. Yung unang tower ay negative 30. Yung height niya, ganun din. 2.4 meters din. So, ayan ngayon. So, nakita nyo, mahaba lang yan. Pero, kain yan. Ayan. No match. Okay. So, ito ngayon yung ating lesson para sa parabola. Bago tayo magpatuloy sa pangalawang lesson natin na ellipse, i-discuss muna natin itong conics kasi hindi ko pa na-discuss yung definition niya. So, ito yung definition ng conics natin. Ang sinasabi lang dito na yung conics, isa sa general property ng conics ay yung ratio ng distance from a fixed point. Yung ratio nun sa distance from a fixed line ay laging constant, hindi nagbabago. So, yung ratio na yun, ayun yung tinatawag nating eccentricity. Ito, yung constant ratio, ang tawag natin doon ay eccentricity. Ito yung kanyang notation, yung ganyang itsura.
And then yung fixed point, ito yung tinatawag nating focus. To focus, yung fixed point ay yung focus. Yung fixed line naman, ito yung directrix. So halimbawa dito sa parabola, ito na-discuss na natin to. Yung eccentricity nito ay 1. And then sa ellipse naman ay less than 1. Sa parabola ay greater than 1. So ito ay didiscuss pa lang natin tong dalawang to. So example natin tong parabola. So dito meron tayong parabola kung saan ito yung kanyang focus. At ito naman yung kanyang directrix. So focus, fixed point. And then directrix ay fixed line. So sabi yung ratio nitong dalawang to, ito yung tinatawag nating eccentricity. Sabihin natin ito ay ito yung point. Ayan. So yung eccentricity nito ay ito ngayon, FP all over DP. Dito tayo magsisimula lagi sa may parabola natin. Hindi pwedeng DP all over FP. Okay, so ganito yon. Eccentricity ng parabola ay FP all over DP. Kung saan, alam natin na equal lang itong dalawang line na ito eh. So, kung ganun, equal to sa 1. So, ayun yung ibig sabihin yan sa conic section natin. So, ito, i-discuss pa natin itong dalawang to. Yung ratio nito ay constant din. So, dako na tayo sa ellipse. Ganito yung itsura ng ellipse sa graph. Okay, kung saan, mapapansin natin dito, meron siyang dalawang focus. Isang F, isang F prime, sabihin natin. Ito ngayon yung kanyang center, sa origin. And then, meron din siyang dalawang vertex. Okay. So, katulad sa parabola, meron ding dalawang itsura yung ellipse natin. Pwedeng ganito siya o pwede rin naman pa ganito. So, parang sa parabola rin may dalawa. So, ito muna, ito yung i-discuss natin ngayon kasi magkakaparehas lang din naman yan eh. May pagbabago lang ng konti. So, dito ngayon tayo mag-focus sa paganito. Ngayon, dito sa ellipse, isa sa mga katangian ngayon nito ay yung pag pinag-add natin yung distance na F prime P plus FP, constant lang lagi yung sagot niyan. Kahit saan mapunta tong P, hindi nagbabago yung sagot, yung distance na yan. That is, F prime P plus FP is equals to 2A. Constant lang yan. So, malalaman nyo bakit 2A yung sagot niyan. Pero isipin nyo muna itong 2A, constant yan. Pwedeng equal sa 5, equal sa 4. Kung ganun, hindi na nagbabago yun. So, ibibigyan ko kayo ng parang simulation para sa ellipse. So dito ngayon, meron tayong ellipse dito. Ito yung F, ito yung isang focus, ito naman yung isang focus, yung G. So, itong FP plus PG, ito ngayon yan, pag pinag-add natin yan, isang blue at isang pula. So yan, hindi nagbabago yung length na yan, yung haba na yan, from F to G, hindi nagbabago yan kahit saan natin ilagay itong point P na to. So pansin ninyo. Ayun, napapansin nyo ba? Hindi nagbabago yung kanyang distance na natiling constant. Okay? So, yung constant na yon equal yun sa 2A. So, ngayon, pag-aralan natin kung paano lumabas yung constant na yon. Dito ngayon, bakit nga ba F prime P plus FP ay equal sa 2A? So, ngayon, imaginein natin na itong point P natin ay papuntahin natin dito sa isang vertex. Okay, so i-discuss pa pala muna natin. So itong F natin, focus, sabihin natin ang coordinate niya ay C. Ito pa, ang length na to ay positive C, 0. And then sa kabila naman ay negative C, 0. And then from vertex, ay from center to vertex, ang value nito ay A. So ito ay A, 0. Yung kabila naman ay negative A, 0. So okay, ayun lang. So ngayon, ito nga, F prime P plus FP is equals to 2A. And then imagine natin na itong point P na to, pumunta to dito sa isang vertex na to. So ngayon, pero yung distance niyan, hindi magbabago, constant pa rin yun. Okay, so that is, kung titignan natin ngayon, ang distance niya ngayon, that is F to V. Ayun, isang distance yun. Ito yun, yung F prime tsaka V, yung distance nun, plus FV. Constant pa rin yun. That is, ito ngayon. So, kasi napunta yung P dito eh. So, yung distance ng F prime V plus FV. Ito ay 2A pa rin. So, bakit nga ba 2A yan? So, tignan natin yung distance ng F prime, yung F prime V. Ano ba yung distance yan? That is, simula dito ay A plus yung distance na to. So, that is A minus negative C. So, magiging plus yan. Plus C. So, ito na yung F prime V. Plus, yung distance naman ngayon na to. Ito.
So that is A minus C. Okay? Kasi inahanap natin itong distance na to eh. So A minus itong distance na to, C. So sagot ngayon dito ay cancel ngayon to. 2A. Kaya 2A yung constant niyan. Kahit saan mapunta tong P, lagi 2A yung sagot. So dito, ito naman yung ganto naman yung setup natin. Ito tong height na to ngayon, sabihin natin na ang distance nito ay B. So ang coordinates nito ay B, 0. So dito naman ay negative B, 0. Kasi dito, pag-aaralan natin kung ano ba yung relationship ng ito, kung ito ay B, ayan B yan. Ito ay C, yung length na to ay C. Ano ngayon yung relationship ng B and C? Dito meron tayong nabuong ano eh, right triangle. Ito right triangle yan. Okay. So that is etong hypotenuse. Hypotenuse ngayon to. Ano ngayon yung value nito? Alam natin na Pythagorean theorem. Ito ngayon para makuha natin yung hypotenuse, B squared plus C squared equal to sa hypotenuse. Ano ba yung value ng hypotenuse? Alam natin na etong part na to, F, sabihin natin point P to ah, point P. So F prime P plus FP, pag pinagsama natin yung dalawang yan, 2A yan. Kung ganun, yung isang ganito lang ang kailangan natin. Ito ang value nito ay A ngayon. Ayan. So that is B squared plus C squared is equals to A squared. So solving for B, ito ngayon, solving for B. So pinakita ko dito sa inyo yung relationship ng A, B, C. Kasi ito, importante ito. May paggagamitan tayo nito mamaya. Pag kinuha natin yung equation ng ellipse. Kasi hindi pa natin alam yung equation ng ellipse eh. So ayan, so tandaan nyo muna itong gantong scenario natin. B squared is equals to A squared minus C squared. Ngayon, ang gawin na natin, kunin na natin yung equation ng ellipse. Ito yung ellipse natin. And then sabihin natin meron tayong point P dito. Kung saan ang coordinates niya, bigyan natin ng arbitrary value. Sabihin natin na X and Y. So ngayon, alam natin na yung F prime P plus PF equal yon sa 2A. So kunin ngayon natin yung distance ng F prime P tsaka FP. Tapos pag-addin natin at i-equate natin sa 2A. Ang kalalabasan ngayon nun ganito. Eto ngayon. So F prime P, yung distance ngayon nito ay eto. So X minus negative C. So magiging X plus C squared plus Y minus 0. So Y squared plus yung distance naman na to ngayon, FP. So that is X minus C. X minus C. Ito, sito ah. Taya lang. And ngayon, minus C. And then squared plus Y minus 0, Y squared. C equals to constant yan, which is alam na natin na 2A. So ang gawin natin, ito ngayon, ilipat natin sa kabila. So magiging 2A minus, ito, yung part na to. And then ito, as is pa rin. And then ang gagawin natin, square natin sila both sides. Para matanggal yung radical, para mas masimplify. So pag ganun, ito mapapansin natin dito, wala na siyang radical. And then dito naman, pag in-square natin to, that is 4a squared minus, eto ngayon, 2 times 2a, 4a, and then copy natin to. And then dito, pag in-square natin to, matatanggal din yung radical nito. So ito na. So ngayon, ang gagawin na next step natin dito ay i-expand natin to. That is, expand natin tong naka-square na to ngayon, as well as ito. So that is, sorry, mali na naman ako nasulat kanina rito yung A na ilagay ko eh. So C yan. Okay. So dito ngayon, C. Ayan, napalitan na natin. And then ito ngayon, expand natin. So ang kalalabasan ngayon ito, ito. Ito ay X squared plus 2CX plus C squared plus Y squared. C equals to 4A squared minus. So ito as is. And then ito, pag in-expand natin, ito naman yan. So dito ngayon, pag napansin natin dito, itong X na to, X squared na to, may kapareha siya dito. So makakancel ngayon yung dalawang yan. As well as C squared at Y squared. So matitira ngayon dito ay 2CX. At may 2CX din dito. So pag pinag-add natin yan, magiging 4CX. And then sa itong sa right side, ito na lang yung matitira. So ito ngayon. And then divide natin lahat sila ng 4. So ito na yung kinalabasan na sagot natin ngayon. And then next step ang gagawin natin dito, meron pa tayong radical eh. So i-square ulit natin both sides. Ito ngayon. So dito ang ginawa natin, itong A squared, nilipat natin dito sa left side, sa kabila. So, magiging CX minus A squared. And then, dito naman sa kabila, ayun pa rin, yung natira. And then, square natin both sides. So, ito ngayon yung kalalabasan pag in-square natin yan both sides. Ito, pag in-expand na natin. And then, dito,
Pag in-square natin to, ito yung kalalabasan niya, matatanggal yung radical sign ngayon ito. So, okay. Next step, ito ngayon, i-expand din natin to. So, ito yung kalalabasan niyan. Ayan. And then next, itong a squared ay i-distribute natin sa loob. So, ito na. Ngayon, yung mga magkakapareha sa kanila, pag sama-samahin natin, yung mga pwedeng makancel. So, apparently, ito lang yung makakancel dyan eh. 2a squared cx, tsaka itong negative dito sa kabila. So, cancel ngayon to, itong dalawang to. And ngayon, so yung matitira na lang sa atin ngayon, ito na lang. So, dito ngayon, ito na lang yung natira sa atin. Dito sa may left side, at ito naman sa right side. Ngayon, ang gawin natin, itong a squared c squared, ilipat natin sa kabila. So, magiging a to the 4 minus a squared c squared. Tapos, ito naman, ilipat naman natin sa kabila rin. So, ito ngayon, a squared x squared minus c squared x squared, and then ito ngayon, yung last. Sabi dito, pwede natin i-factor out yung a squared dito. So, ito yung magiging kalalabasan yan. And then, dito naman, sa part na to, pwede natin i-factor out yung x squared. So, ito yung kalalabasan. And then, remember, meron tayong value nito eh, a squared minus c squared, that is, ito yung value natin dito para sa a squared c squared, which is equals to b squared. Kaya substitute natin itong value ng b squared natin. So, dito ngayon, ito, i-substitute natin yung b squared na value natin para dito. So, ganun din naman dito. Okay, ayan na ngayon. And then, itong equation natin, i-divide natin lahat sila ng a squared b squared. So, ito, dinivide natin lahat ng a squared b squared. So, ito magiging 1 na ngayon to. And then, for the right side, magiging x squared all over a squared plus y squared all over b squared. So, ito na ngayon yung equation ng ating ellipse. Ayan. So, yung equation ng ellipse na to, yung itsura ng ellipse ay ganito. Ayan, paganyan siya. Pagpaganito naman yung itsura ng ellipse natin, pagpaganyan naman, ang equation naman ng ellipse, magbabaliktad lang itong a, b. So, ito ang kalalabasan. So, ito naman yung kalalabasan, yung equation natin pag ganito yung ellipse. Nagbaliktad lang yung a and b. Ayan. So, hindi naman mahirap tandaan yan. So, x, a, y, b. Ayan. And then, pag nagbaliktad, pag naging ganito, babaliktad rin lang. So, okay. So, ngayon naman, alamin naman natin yung directrix. Yung equation ng directrix tsaka ng eccentricity para dito sa ellipse natin. Kasi sinasabi natin na yung ellipse natin, yung eccentricity nito ay less than 1. Ayan. So, ano naman natin? I-solve naman natin ngayon yan. So, dito makikita natin na ito yung directrix ng ating ellipse. Ito. Ito yung kanyang focus. So, yung eccentricity, ayun ay FP all over PD. So, dito, visualization lang, makikita natin kaagad na yung FP ay mas maliit kumpara sa PD. Kaya yung eccentricity ng ellipse ay less than 1. Okay, ayan ngayon. Kaya siya less than 1. So, ano naman yung equation para sa eccentricity ng ellipse? So, dito ngayon, bigyan natin ng notation ngayon itong ating ellipse. So, sabihin natin, ito yung kanyang dalawang focus, F tsaka F prime. And then, ito naman yung kanyang center. And meron din siyang dalawang vertex, V and V prime. At ito naman yung kanyang directrix, sabihin natin D. Okay, so itong center, ito yung center natin. From center to vertex, yung length ngayon nito ay A. Kaya dito, CV is equals to A. And then from vertex, from center, center to vertex, that is A. And then center to the focus, that is C. Ito, length nito ay C. And then center to the directrix, ang length naman nito, simula dito hanggang dito ay, sabihin natin, D. So ngayon, kung kukumpitin ngayon natin yung value ng eccentricity ng ating ellipse, that is, bago pala yan, idagdag ko pa pala to. Itong V prime hanggang center ay equal din to sa CV, which is equals to A. Kaya ito ngayon, V prime C is equals to CV, which is equals din sa A. So okay. So, proceed na tayo ngayon para sa ating equation ng directrix at eccentricity. Meron ngayon tayong point dito. Sabihin natin ito ay point P. So, yung ating eccentricity ay FP all over P. And then, sa point ngayon dito, sabihin natin X yan. So, PX, ganon. Ngayon, ang gawin natin, itong point P, papuntahin natin to dito sa vertex ngayon. Dito. So, bumaba na ngayon siya. So, yung ating eccentricity ay ano na? FV all over VM. So, that is ito ngayon. I-highlight ko. So, okay, dito nakikita nyo. Kung yung point natin napunta na ito sa vertex,
Ito na ngayon, FV all over VM. So ito ngayon yun, FV all over VM yung ating eccentricity. And then FV, itong length na to equal to sa CV, yung buo yan, minus CF. Pag tinanggal natin itong CF sa CV, ito ngayon yung makukuha natin, FV. So ito ngayon, CV minus CF, which is equals to ang CV ay A, at ang CF naman ay C, kaya A minus C. And then itong VM naman, ito, VM, yung length na to ngayon, equal naman to sa CM, yung buong yan, CM, minus CV, pag tinanggal natin itong CV. Okay? So, VM yung matitira. So, that is, CM ay equal sa D, and then CV ay equal sa A. So, pag inayos kayo natin to, ito yung kalalabasan yan. Okay, ito yung eccentricity natin ay equal sa A minus C all over D minus A. And then, pag inayos natin to, multiply natin both sides by D minus A. So, ito ngayon, yung ED minus EA is equals to AC. Okay, so, andito na tayo sa vertex na to kanina. And then, itong point na to ngayon, papuntahin na naman natin to dito sa kabilang vertex, sa V prime. So, ang kalalabasan naman ngayon yan ganito. So, pag itong point natin, napunta ngayon to dito sa V prime, yung, ano natin, itong line na ngayon na to ngayon, ito na ngayon yan, yung kulay pula. Okay, so kasi hahaba ngayon to, itong FP, hahaba ngayon yan. Pag nakarating siya dito, so yung ating line na ngayon, ito na yung kulay pula. And then, yung ating ano naman, itong pangalawang line naman natin na to, ito naman, magiging ito naman yan, yung isang buong line na to ngayon. So, ito drawing ko yung kulay blue. So, ayan, nakita nyo ha. Buo yan, hanggang dyan, simula dito sa dulo. Ayan, ngayon. So, that is, yung eccentricity natin ngayon ay, yung eccentricity natin ngayon, ayun, yung nasa numerator, ayun yung V prime F over V prime M. Ngayon, ano yung value ng V prime F? Yung V prime F, yung V prime F, ayun ay equal sa V prime C plus CF. That is, yung V prime F equal yun sa V prime C, which is equals to CV. Lagyan dito CV plus CF. Okay, ayan ngayon, which is equals to CV ay A, at ang CF naman ay C. Okay, and then V prime M, yung isang buong linyang to. So, equal yon sa V prime C plus CM. Okay, V prime C plus CM, which is equals to, yung V prime C, CV rin yun, equal sa CV yun. So, CV lagi na dito. Plus CM. Okay, so ito ngayon ay A plus D. And then, pag inayos natin to, katulad ng ganito, ang kalalabasan nito ganito. So, ito naman ngayon. So, meron tayong dalawang equation ngayon. Ito. Ito, tsaka ito. And then, ang gagawin ngayon natin dito, pagka-addin natin to, tsaka ipagsasubtract para lumabas yung equation natin para sa directrix at eccentricity. So, una muna, addition. So, dito, okay, pinag-add natin yung dalawang equation natin. And then, pinagtapat lang natin sila. So, dito, makikita natin na ito, cancel ngayon to. So, matitira ay 2ED is equals to 2A. Ito, cancel din. And then, pag sinimplify natin, lumalabas yung directrix natin ay ito, A over E. Ibig sabihin, from the center, yung distance ngayon na to, simula sa center hanggang M, ayun ay A over E. So, ito, ilagyan natin dito. Okay, sa directrix, meron na tayong equation para sa directrix. How about the eccentricity? So, ipag-subtract naman natin silang dalawa ngayon. So, dito naman, pinag-subtract naman natin sila. So, yung itong equation na to, kinopya nga sa taas. And then, minus this equation. So, multiply natin lahat to ng negative. So, ito ngayon. So, ito, cancel naman ngayon ito ngayon. And then, this is negative 2EA. And then, this dalawang A cancel din. Okay, is equals to negative 2C. So, solving for A, the eccentricity. Ito ngayon yung ating equation para sa ating eccentricity. Okay, ayan. So, meron na tayong dalawang equation ngayon sa directrix at eccentricity. At itong dalawang to, magagamit natin to sa mga problems na sasagutan natin. So, medyo mahaba na itong video natin. Kaya, sa part 2 na yung mga examples ng ellipse. Okay.